Hi guys, so welcome back po ulit no, dito sa aming channel. At bago po natin umpisahan itong video natin ngayong araw, ay kayo po muna inanyayahan namin na mag-subscribe dito sa aming channel at pakipindot na rin po yung like button para naman matulungan itong aming maliit na channel. So ayun nga no, galing na po tayo kanina dito. Hindi lang tayo nag-video dahil nga sa sobrang nag-alala tayo. Kakabalik lang natin. Bali, pumunta kasi tayo dun sa bago nating area dahil nga sa sobrang nag-alala po tayo dun. Wala kasing tigil yung pag-ulan. Tuloy-tuloy, kagabi pa. Buti na lang hindi siya ganun kalakas at hindi naman masyadong mahangin or walang hangin talaga. Kaya nagpapasalamat po tayo. Dahil kahit signal number 3 na po dito sa aming lugar ay hindi naman ganun kalakas yung pag-ulan-ulan niya at hangin. So, nag-aalala po tayo no, dun sa kabila kanina dahil nga sa landslide, prone po siya sa landslide. Kaya nagmamadali po tayong pumunta doon, di na rin po tayo nag-video. Pero sa awa naman po ng Diyos ay okay naman sila. Wala namang nangyari doon, yung mga alaga natin okay sila. And wala naman nag-landslide. Bukod lang po sa ano natin, sa tinatambak natin, at normal lang naman po yun dahil makukumpak nga yung lupa, is bababa po siya. So ito no, kakatapos lang natin magpakain ng ating mga alagang Muscovy ducks. And bumalik po tayo dito dahil nga sa pagganitong umuulan, ang isa sa naapektuhang mga alaga natin is yung mga alaga natin kambing. So bumalik ako dito para magsakate, kukuha po tayo ng mga napier grass. Yun po yung ipapakain natin sa ngayon. So sila po talaga yung affected no, pag ganito umuulan. Dahil kahit buksan ko po, pakawalan ko sila, is hindi rin naman po sila lalabas. Dahil tuloy-tuloy nga po yung pag-ulan. At baka magtay lang sila, kaya hindi na natin sila nilabas. Magsasakate na lang tayo. And ayun no, dahil nga sa ganitong panahon, sasamantalahin ko na rin mamaya na mag-abono dito sa ating mga tanim at para makalibre tayo sa dilig. So hindi ko alam kung pwedeng abonuhan yung mga nyog. Paki-comment na lang kung pwede bang abonuhan yung nyog na yan. Dahil lang alam ko kasi dyan asin lang eh, kaya yung mga nyog sa malalapit sa dagat, so sila po yung magaganda dahil nga po sa alam nyo naman yung tubig ng ano, tubig ng dagat is may asin, maalat, kaya ano po, yung moist niya siguro pagka humahangin is napupunta sa mga nyog, kaya maganda. So ito po yung mga abunuhan natin no, itong ating mga tanim na lansones at saka yung mga rambutan, sabay na rin siguro natin yung mga napier, tapos kahit itong mga talong natin, sili, abunuhan natin lahat ngayon yan. So kung napapansin nyo no, konti pa lang yung mga tinatanim nating mga gulay, pa ilang piraso pa lang dahil nga sa gusto ko munang pag-aralan yung style ng pagtatanim, pag-aalaga, and pagkaalam na natin saka tayo magtatanim ng marami. So marami pong area dyan na pwedeng taniman. Baka sa susunod na taon is mababakante na po ito. Dahil ililipat nga natin lahat ng alaga natin. So hindi ko pa natatapos yung grass cutter natin dyan. Nag-malfunction na naman kasi no, yung ano natin, grass cutter natin. So hindi ko po alam yung sakit niya, ayaw na namang umandar. So ayun, bali malaki na sana yung nagawa natin kung hindi lang nasira yung grass cutter. So hindi ko alam kung anong sira niya no. At isa rin siguro sa gagawin natin ngayon is lilinisan natin itong kubo, ayusin natin yung bandang loob niya. At baka next week nga is ikabit na po yung kuryente dito sa farm. Wala naman masyadong lilinisan dito no. Iyakis lang natin yung mga gamit. So tingnan niyo po itong ating mga gamit dito ay konting-konti lang, inuwi ko kasi nung nakaraan. Dahil bihira naman akong matulog dito. So maliit lang po no, yung kubo natin. Bali
pinagawa lang namin to nung lockdown kasi mayroon akong mapupwestuhan or mauuwian. Alam nyo naman nung lockdown is pag umuwi ka, 1 week kang i-quarantine. So 1 week lang yung vacation natin, parang maubos lang kasi sa quarantine area yung bakasyon ko noon. Kaya nagpagawa na lang ako ng ganito kalit na kubo. So maliit siya pero magastos din. So yung mga materialis na to, no, galing po sa ano natin, lahat ng kahoy. Galing po ito sa nabili nating lupa. So nung pinalinis ko, pinakuha ko yung mga kahoy na pwedeng gamitin. Pinagawang tabla. So ito po karamihan ng ano kahoy na nanggaling doon. So ang binili lang natin sa labas is yung yero and yung pako. Lahat na po ng materials dito is galing na po doon sa ano natin, nabili nating lupa. Pero ano no, kala ko makakatipid ako dahil may kahoy ako. Pero mahal din pala magpatistis. Kahoy mo na nga, ipapatistis mo, babayaran mo pa. So kala ko nakatipid na ako, hindi naman pala. So ayan, maswerte tayo at hindi naman tayo masyadong hinagupit ng bagyo, pero hindi natin alam dahil umaga pa naman ngayon. Parang ngayon pa lang yata parating yung mismong bagyo. So kawawa po yung iba na tinamaan. So sana po ay makaano naman po sila, makasurvive. And ayun, gusto ko lang pong ibalita sa inyo na okay naman dito sa aming farm. At medyo tumigil yung ano, tumigil ng bahagya yung kanyang pag-ulan, kaya nakakuha tayo ng video. So kanina po is ano, malakas ang ulan kaya hindi na tayo nag-video dahil yung cellphone natin baka mabasa. At nagmamadali tayo kaya hindi na po tayo kumuha ng video.